Hello guys! Welcome to my YouTube channel. This is Harmingco Travel Channel. Pag bago lang kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kapag nagustuhan yung video ko, please give me a like. At kapag gusto nyo na lagi kayong updated sa aking mga video, please don't forget to tap the notification bell below. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. This is Harmingco Travel Channel. And stay tuned here. Please watch until the end. Okay, so guys, alam nyo ngayon, yung crisis ngayon is very, very scary. But we don't have to be afraid. Kailangan lang natin ay we have to strong our faith to God and God will protect us at this time of crisis. Okay, and we don't have to forget to pray and worship to God. Okay, because only prayers is the best weapon wherever we are. Hello guys! Today yung vlog ko is tungkol ito guys sa kung paano ako naging positive COVID-19 at kung paano ako naging okay. Okay, so now I'm going to share every one of you na sana itong video ko na ito ay makakatulong sa inyo and sa inyong family. And before anything else, would you like to share this video to all your families, friends, and relatives so they can prepare themselves and they can have idea for how to prepare if in case of this crisis came. Okay. Anyway, isa akong COVID-19 positive. But now, I'm okay. And, paano nga ba ako nagiging positive? Ganito yun, guys. Kasi, bali, apat kami dito ay nagkaroon kami ng positive sa COVID-19. And, March 25, napifeel ko na parang may something. Yung ano, may something akong nararamdaman sa throat at saka masakit yung katawan ko, yung mga muscles ko, medyo masakit siya. At saka medyo masakit yung ulo ko. Parang something different sa normal life yung nararamdaman ko. Okay? And then I feel like coughing na parang matigas. Parang ganon yung naramdaman ko. And then, alam nyo kasi sa panahon ngayon, dahil kailangan talaga natin mag-ingat before itong COVID-19 na parang nag-worse na, especially dito sa bansa na kung saan kami nagtatrabaho, dito mas worse na ngayon kasi pangalawa na kami sa more cases ng COVID-19. Okay? So, before yan guys, talagang inalagaan ko na yung sarili ko na kung sakali man darating yung time na isama na ako sa maapektuhan ng itong crisis, at least na-ready ko yung sarili ko. Okay? I'm taking care of myself. Okay. Dahil dito, wala tayong family and then nag-iisa tayo. So, ang masasabi ko, kumbaga, itong crisis na to is the time para alagaan mo yung sarili mo. Yun yung pagkakaintindi ko. Okay, so, kailangan alagaan natin yung sarili natin at saka kailangan magiging mapagmatsyag tayo sa sarili natin. So, before yon, before dumami, ang ginagawa ko sa list, lagi ako umiinom ng lemon, half na lemon, as what I shared to my previous vlog, kung ano ang iniinom ko for the daily routine sa para sa sarili ko. Okay, so yun yung ginagamit ko, yung iniinom ko araw-araw. So, yun yung iniinom ko everyday yun. Iniinom ako everyday ng lemon na meron siyang
ahos, at saka mainit na tubig. Yun yung iniinom ko. Kumbaga parang ginagawa ko siyang tea ko siya everyday. Parang ganun. And then, what else? So, yun nga. And then, dumating sa point na, I think, March 25. Okay, so March 25, na-feel ko na mayroong something different. Parang kakaiba yung kati at parang kakaiba yung sakit na nararamdaman ko sa lalamunan ko. So, ang ginawa ko is uminom ako ng suka na may kunting asin. Imbis na i-gargle ko siya, ang ginawa ko, ininom ko siya. Pero pakunti-kunti lang. Ginawa ko siya ng 2 times a day. Then, basta sa tuwing nararamdaman ko yung parang masakit siya, no, parang something different sa normal, yun ang ginagawa ko. Iniinom ko yung suka na may asin. Okay, so, and then, ubo. Yung parang inuubo ako. Ang ginagawa ko, yung pag tuwing kumatay yung lalamunan ko, naubuhin ako. Dali-dali ako umiinom ng tubig. Daming tubig. As in, yung hindi malamig na tubig. Yung medyo maligamgam. Hindi rin sobrang mainit. Yung medyo maligamgam lang siya. Iniinom ko yun. As in, marami akong iniinom. Basta tuwing makati yung lalamunan ko, umiinom ako ng tubig. Yun lang, tubig lang. Para makukontrol niya yung kati at saka yung pag-ubo. Kasi kapag halimbawa, hindi natin kasi i-control yun. Kapag pabayaan lang kasi yung kati at saka yung ubuhin tayo. Matuyuan kasi yung lalamunan natin. Kumbaga magda-dry dun sa loob. At saka magiging worst yun. At doon na magsisimula na ubuhin na tayo ng ubuhin. Kaya kailangan, pag halimbawa, pag ubuhin ka, or pag nag-dry yung yung lalamunan mo, or kumati lang, kailangan tubig agad. Kasi kailangan natin ng fluid sa katawan natin. Okay, so, and then, March 27, Nag-test kami lahat sa bahay. So, nalaman namin yung result noong April 1 na apat kami ay positive sa COVID-19. Okay, so ang nangyari, nung nalaman ko na positive ako, but before anything else, before ako mag-test, na-feel ko na siguro may something. Siguro, positive ako, ganun. Kasi nung nag-test ako, kakaiba kasi yung nararamdaman ko. As in, mainit yung buong kong katawan, parang lalagnatin ako, na parang, yun nga, masakit yung, hindi masakit na masakit ha, yung parang, yung kakaiba yung sakit ng lalamunan ko. Yun. Tapos, yun nga, naging positive nga ako. So, yun, nung nalaman ko, April 1, na positive ako, tinudo ko na. Minum ako ng inaraw-araw ko na, yung vinegary at saka yung may asin. Ginagawa ko yun 3 times a day na. Pag kumati or pag sumakit lang konti, sige lang, inom ako lang ng inom. Pero hindi marami, konti lang. Okay, so ginawa ko yun. And then, ang ginawa ko, 2 beses sa isang araw, ang ginagawa ko, nag-i-steam ako ng mukha ko sa mainit na tubig, sa maliit na planggana, naglalagay ako ng tubig doon na mainit. Mainit, na kumukulo talaga siya. Tapos, lagyan ko siya ng asin. Lagyan ko ng
isang kutsarita kasi maliit lang yung planggana ko. Isang kutsarita na asin at magtakip ng tuwalya sa ulo at yun, hanggang dun sa planggana na para huwag ilabas yung usok ng mainit na tubig. At yun, ginawa ko. Ni-steam ko yun sa mukha ko. Tapos inhale, exhale. Tapos pagkatapos nun, as in talagang pawis na pawis yung mukha ko. At na, nalalasahan ko pa yung asin sa mukha ko kasi sobrang pawis. Yun ang ginagawa ko. Then after sina. And then after ko magpausok, after ko mag-steam ng mukha ko, umiinom kagad ako ng tubig. Tubig na may lemon at saka lemon at saka ahos. Kung wala kang ginger, lemon at saka ahos. Yun yung iniinom ko. Lemon, ahos na may honey. Dahil medyo hindi uso sa amin dito yung ginger, so yun yung ginagawa ko. Lemon, ahos at saka honey. At kung wala naman kayong lemon o kung wala naman kayong, kung sa lugar natin sa Pilipinas marami tayong ginger, mas maganda yung lemon at saka yung ginger. At kung wala namang honey, pwedeng asukal, konti lang, huwag masyadong matamis, konti lang. Pero mas maganda pati kung meron kayong lemon at saka asin lang. Basta yun lang yun, either sa kanila lang, yung pwede nyong gawin. Basta importante, maligam-gam siya or mas mainit siya konti. Okay? So, yun ang ginawa ko. After ako mag-steam ng mukha ko, umiinom ako ng lemon na may honey at saka garlic. Mainit siya. And then, ang sarap ng pakiramdam ko. As in, ang ganda ng pakiramdam ko. Dahil sinisipon ako, yung sipon ko parang nagsusoft siya. Lumalabas yung mga plima. Tsaka kailangan, pag may plima kayo o sinisipon kayo, kailangan ikughad. Ilabas nyo yan. Huwag nyo siyang ipasok. Kailangan, pag halimbawa may sipon kayo, kailangan ilabas nyo yan. Huwag nyo hayaan ipasok yan sa loob kasi magbubuo yan doon sa loob. At yun, mag-iipon yung virus doon sa loob. Kaya kailangan pag nasipon kayo, isikman nyo. Okay? Ilabas nyo. Okay? So, yun ang gagawin nyo. Then, yun. After ng steam ako, marami akong plima or yung sinisipon ako. So, ilabas ko yun. So, ang ganda. Ang sarap ng pakiramdam ko. Okay? So, and then, ginawa ko yun sunod-sunod na araw. Yung pag-i-steam ko, ginagawa ko yun. Minsan pa nga ginagawa ko siya ng 3 times a day. So, one, dumating yung test ko na positive. And then, doon na. Ginawa ko na siya. Ang pag-steam, ang pag-inom ng lemon at saka yung ahos na may honey at saka ginger, vinegar na may asin. So mula nung pizza uno na nalaman ko na positive ako, inaraw-araw ko na talaga yon. At nung pizza dos, nung April 2, I feel like parang naninilim yung paningin ko. Kasi kapag mayroon, kasi pag positive ka, magbablurred ka. Kaya yung iba, na positive sila, minsan na natutumba sila sa daan. Yung alam nila na positive sila, tapos lakad pa sila ng lakad, matatagpuan na lang sila sa daan na na-fell down. Okay? Dahil yun ay maninilim yung paningin mo. Magbablurred ka talaga. Kaya kailangan, pag may mga symptoms ka, dapat stay at home. Huwag lumabas. Dapat stay at home at saka
self-medication. Kung ano ginawa ko sa sarili kong gamutan, dapat gawin nyo rin yan. Kung halimbawa may symptom kayo. Okay? At yun, ginawa ko yun. At April 2, medyo nag-blurred ang paningin ko. Ginawa ko, umupo lang ako. At saka, pinikit ko lang yung mata ko. At saka, nag-pray lang ako. Yun. And then, I think mga 10 seconds or mga 20 seconds, naging okay din ulit yung paningin ko. Okay, so back to normal na ulit yung paningin ko. And then, April 3, nakaranas ako ng, as in, sobrang sakit ng ulo ko. Uminom ako ng paracetamol. So, April 3, yun, sumakit talaga ang ulo ko. Unlike nung, yung before pa nang nag-test ng positive ako, medyo masakit na yung ulo ko, pero iba yung naramdaman ko nung April 3. As in, masakit na yung ulo ko. Minum ako ng paracetamol, yun, so medyo okay siya. Every 8 hours, minum ako ng paracetamol. Okay, and then, April 4, yun, medyo okay na. Hindi na ako minum ng paracetamol, pero continuous yung ginawa kong. And then, April 4, okay na. Pero, continuous pa rin yung paggawa ko ng steaming sa mukha ko at saka pag-inom ng mainit na tubig. So, dahil meron kaming ginger tea with cinnamon, so, yun ang ininom ko. Ginger tea with cinnamon or yung fruit mix flavor na tea. Yun ang iniinom ko. Okay, so, yun ang nakakatulong. At same thing sa mga kasamahan ko, ganun din yung ginawa nila. Kaya, hindi kami pumunta sa hospital para doon magpagamot. Kasi, apat kami, kanya-kanya kaming gamutan sa bahay. Kami na mismo yung gumamot sa sarili namin. Sa pamamagitan ng pag-steam ng mukha, pag-inom ng lemon na may garlic at saka honey or ginger, kung may ginger kayo, ginger or cinnamon tea or kailangan nyo ng kung wala kayong bastante na frutas, kung meron kayong fruit mix flavor tea, yun, maganda din yun. Okay, para sa pag-ano ng immune system natin. And number one, kailangan mag-pray tayo, mag-worship everyday. At saka, kailangan natin yung vitamin C. Mas maganda ko plus zinc. Vitamin C plus zinc. Okay? So, ayun guys. So, now, we are all okay. We don't feel anything like headache or like what we feel before. We don't have any symptoms already. We are all free from COVID now. Okay, so yun lang ang masishare ko sa inyo guys. Kaya dapat mapagmatyag sa sarili nyo. Dapat kailangan natin yan, mapagmatyag, kasi this is the time na alagaan natin yung sarili natin. Huwag tayo mag-focus sa kung ano-ano, alagaan, at mag-focus tayo sa sarili natin, kalusugan. Okay, habang naka-quarantine tayo, habang nasa bahay tayo, kailangan bantayan nyo yung kalusugan nyo. At kayo, habang wala pa naman kayo naramdaman ng mga symptoms, ang gusto ko lang i-advise sa inyo na try nyo maglaga ng lemon. Kung wala kayong lemon, suha, sibuyas, at saka ginger sa bahay nyo. At inumin nyo yan. Inumin nyo siya na parang tea.
At kung wala naman kayong honey, pwede naman lagyan nyo siya ng asukal kasi sa atin sa Pilipinas, hindi naman uso yung honey. So, lagyan nyo siya ng konting asukal para hindi kayo maapektuhan ng virus para sa pagbos ng immune system nyo. Okay? So, and then, kailangan talaga ng vitamin C to protect our self. Okay? Para magbos sa ating immune system. Okay, guys? So, yun lang guys. Hanggang dito na lang yung ma-share ko sa inyo tungkol sa COVID-19. Kung paano naging positive at kung paano kami naging naging COVID-free now. Okay? So, walang ibang tutulong sa sarili natin kundi tayo lang. At huwag po natin pabayaan na talunin tayo ng takot. Kailangan magdasal at mag-worship everyday. Kasi ganun din yung ginagawa namin na nakaranas ng COVID-19 positive. Pray, worship, and self-medication. Okay? So, yun nga guys. Kasi, ang sabi nga ng partner, bakit daw hindi ako nagpunta ng hospital? Hindi. Kasi ang sabi ko naman kasi, wala naman akong naramdaman at kaya ko naman gamutin ang sarili ko. Ang importante lang kay yung respiratory natin is okay yung heartbeat. Kasi yung COVID-19 is talagang maapektuhan yung respiratory natin. So, kailangan labanan natin yan. Okay? Kaya, do what I did. Okay, guys? So, gawin nyo rin yung self-medication. Kagaya yung ginawa ko. Okay? So, sana guys ay makatulong ito sa inyo at makatulong sa family nyo and friends and relatives. And please don't forget to share this. And have a nice day. Bye-bye. Thank you for watching. Ay, unga pala guys, before anything else, before I forget, okay? Before I forget, dahil sa atin sa Pilipinas, wala tayong test or meron man, siguro ko konti lang, or sa ibang bansa, kung wala tayong mga test, ito lang po yun guys, yung maibigay ko sa inyo na dapat abangan nyo or bantayan nyo sa katawan nyo. Halimbawa, pag may mga symptoms kayo na, halimbawa, masakit yung lalamunan nyo, yung something different, parang masakit siya or makati siya, kailangan agapan nyo na. Agapan nyo para hindi po siya lalala. Okay? Inom lang kayo ng vinegar na may asin. Inumin nyo yan hanggat sa makuha siya. Okay? So, continuous pa rin yan. Hindi pa rin yan mawawala. Pero basta ang importante, tuwing maramdaman nyo na medyo makati or masakit yung lalamunan nyo, habang maliit pa lang or kunting sakit or kunting kati pa lang, agapan nyo na siya. Okay? Mararamdaman nyo yan, hindi lang isang araw. Mararamdaman nyo yan, siguro mga every day in 5 days or mga 9 days. Ganun siya. Okay? Kasi yung vinegar na may asin, gagaling yung ano mo, kapag positive ka, gagaling yan in 5 days. Gagaling yung COVID-19 mo. Hindi kasi, mas matapang kasi yung asin na may vinegar. Yun kasi yung makakapatay sa virus. Okay? At saka importante talaga yung steam. At saka, yung mga symptoms, sabihin ko sa inyo kung ano mga symptoms. Masakit yung ulo mo, it's something different. Hindi siya katulad sa normal na masakit yung ulo mo. As in, masakit siya na hindi mo maintindihan. Tapos masakit yung mga katawan mo, masakit yung mga muscles mo, masakit yung dito mo, basta mga muscles mo, para siyang
parang kinukuryente, masakit siya. Pero huwag kayong uminom ng pain reliever. Ang gawin nyo lang kapag masakit yung mga muscles nyo or yung ulo nyo, i-massage-massage nyo lang siya. Lagyan nyo ng ointment ang kamay nyo at saka i-massage nyo lang yung ulo nyo. Pero kailangan nyo ng paracetamol kapag sumakit yung ulo nyo. Paracetamol lang. And yung iba pang mga symptoms is, di ba una, makati yung lalamunan, na makati na medyo masakit. Yun, ang sabi ko, vinegar at saka asin. Inumin nyo siya. Pakunti-kunti lang, okay? And then, pangalawang symptoms, masakit yung ulo nyo, tsaka masakit yung tiyan nyo. May something sa tiyan nyo na maramdaman kayo. At saka yung mga braso nyo, masakit yung mga braso nyo, yung katawan nyo, masakit siya. Ayun. At saka may sipon. May sipon kayo. Okay? May parang barado yung ilong nyo. Ganon na tapos parang mainit yung katawan nyo. As in, sobrang init na hindi mo maintindihan na lagnatin ka na parang iwan, ganun. So, yun yung mga symptoms niya. At, so kung may mararamdaman kayo ng mga ganyang mga symptoms, huwag nyo siyang pababayaan. Kailangan agapan niyo siya. Kasi, para hindi siya lumala. Para, kasi yung COVID-19, nahuhulog yan siya sa pneumonia or other complicated sa complication, okay? So, kailangan agapan nyo yan siya habang maaga para hindi po siya lumala, okay? Para hindi po kayo hantong na kailangan yung pumunta ng hospital para doon pagamot. Okay? Kasi, ang pinaka-importante ay yung ubo. Kailangan huwag kayong ubuhin ng malala. Okay? At saka, yung lagnat nyo, dapat mag-lower. At, kailangan nyo maligo araw-araw. Araw-araw. Okay? So, yun lang guys, ang advice ko sa inyo. Sana nakatulong ito sa inyo. And please don't forget to share and don't forget to like. Okay, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.